Kamusta po? Maligayang panonood sa aking channel at ito ay ang ika-133 na yugto ng ating serya sa pagbisita sa mga libingan ng sikat. Sa yugtong ito, tayo bumalik sa Loyola Memorial Park upang maghanap ng mga kilalang individual at mga dating sikat na mga artista o politiko na nakalibing sa bahaging ito ng Marikina. Halika at sumama kayo upang muli nating sariwain, ipagdiwang ang buhay at bisitahin ang huling hantungan ng isang lingkod bayan at politiko na tinaguri ang isa sa sandaang pinakamakapangyarihang babae sa buong mundo noong 1997 na inilathala ng pahayagang The Australian. Sa gitnang bahagi ng sementeryo ay ang mausoleo kung saan matatagpuan ang huling hantungan ng yumaong senadora na si Miriam Defensor-Santiago at ang kanyang anak na si Alexander Robert. Si Miriam Palma Defensor ay isinilang noong Hunyo 1945 sa Iloilo City. Siya ay nagtapos ng Political Science Magna Cum Laude sa UP Visayas at Abogacia Cum Laude sa UP Diliman. Si Miriam ay nagkamit din ng Master of Laws at Doctor of Juridical Science sa pamantasan ng Michigan sa Amerika. Noong 1970, si Miriam ay ikinasal kay Narciso Santiago at ang mag-asawa ay mayroong dalawang anak. Si Miriam ay unang naglingkod bilang komisyoner ng Bureau of Immigration and Deportation noong 1988 at kalihim ng agrarian reform mula 1989 hanggang 1990 sa panahon ng panunungkulan ng Pangulong Cory Aquino. Noong 1992, si Miriam ay tumakbo sa pagkapangulo sa ilalim ng partidong People's Reform Party. One, we must fight graft and corruption. We shall build low-cost mass housing. 3. Promote export-oriented industries. And 4. Develop the tourism industry. Implement immediately a system of free elementary and high school education and a system of student loans, scholarships, and subsidies to poor but deserving students. And we shall reform the academic curricula in order to assure our young graduates of skills that are demanded by the job market. In presenting our four planks of our platform and our program of government as detailed in our party primer, we are engaged not only in a campaign but also in a crusade. We seek to energize the national character. We seek a mighty turnaround in the culture of corruption. Thus, this first convention of the People's Reform Party is momentous. For, to paraphrase the words of the poet, the Philippines, with all its fears, with all its hopes of coming years, is hanging breathless at thy fate. Dito to. Babae, sa bahay lang. Diyan, babae, hindi pwede mag-president. May presidente ng babae na duluto lang na nito. Sit down. Ako? Yes, I'm talking to you. I'm talking to you. You're talking to me. Sit. Section 1 provides for the Equal Protection Clause. In other words, men and women are entitled to equal protection. It is therefore unfair even only to you. Alam mo, Joey, ang babae binigay ng Diyos sa atin para tulong ng lalaki. Eh ngayon, high-tech ng society, hindi lamang sa pagmamahal niya, pati na sa opisina, bakit hindi? Joey! Good to meet thee, Tita Miriam. Your Excellency. This is a pleasure. Mrs. President. You see, I will respond if you approach me in this manner. Mrs. President. You can be the Chief of Staff in 1992. Si Miriam ay hindi pinalad at ang kalihim na si Fidel Ramos ang nanalo bilang 12th Pangulo ng Pilipinas. Noong 1995, siya ay tumakbo at nahalal bilang senador at naglingkod hanggang 2001. Because according to you, you transferred from a law office with a higher salary to a law office with a lower salary. Is that correct? Yes. Remarkable. Thank you. And
may I request the Chief Justice to discipline, at the very least to admonish and to reprimand this group that feels itself so high above the law. Call their attention. Those two pages, those two gentlemen in the gray barongs, nakita ninyong... Yes, and that man. Noong 2004, si Miriam ay muling tumakbo at nahalal bilang senador at naglingkod hanggang 2016. Nasa will you present? You answered 100. It was in all the banner headlines of all the major newspapers. Now you're telling us you present maybe in effect 15 at most. I repeat, what on earth were you thinking? How dare you make allegations about personal attacks concerning senator judges? Pare-pareho tayong nasa politika. Huwag nyo kaming lukuhin dito. Nagagaling yun sa inyo. Noong 2016, sa kabila ng kanyang kalusugan, si Miriam ay muling tumakbo sa pagkapangulo kasama si Bongbong Marcos bilang kanyang vice-presidente. May mapa ka ba? Hindi ko kasi makita ang tuwid na daan papunta sa puso mo. Kandidato, pwede ka bang makatabi sa exam? Kasi kapag katabi kita, perfect na ako. Isa pang kandidato, ini-small ka ba nila? That's okay, ini-big naman kita. Isa pang kandidato, sa iyo na ang PhilHealth, SSS at DSIS mo. Basta sa akin ang pag-ibig mo. Para sa kandidato natin, pagka-vice presidente, Mr. Bongbong Marcos, who is here with us this evening, ang tanong, posporo ka ba? Kasi posporo rin ako, match tayo. Senator Defensor-Santiago, kayo po ay nag-file ng qualified medical leave noong 2012 dahil sa chronic fatigue syndrome. At nagpatuloy ito noong kayo ay na-diagnose na kay stage 4 lung cancer. Sa nakalipas na 16th Congress, mula 2013 hanggang 2016, wala pa hong 10 beses kayong nakadalo sa mga plenary session. Kung sa Senado po ay naging mahirap na para sa inyo at makapasok sa trabaho, bakit pa po ninyo hinahangad ang mas mabigat pang trabaho ng pagiging pangulo ng bansa? Ano po ang inyong motivasyon sa pagtakbo sa gitna po ng inyong karamdaman? 90 seconds po, Senator Santiago. Alam ng sakit, tumataas o bumababa o nawawala. Kung tatanong ka bakit may sakit ka, bakit tumatakbo ka? Hey, diretso po yan. Karapatan ko yan sa ilalim ng ating under our constitution. Kung ano ang constitutional provision that you, if you get sick of something, you are disqualified. Ano kaya yung iba niyang gusto? Salaman? Ang sabi ko ay ilang beses lang daw po kayo nakadalo sa plenary session. I was at the height of cancer stage 4. Stage 4 is the last stage. Nagantay ako mamatay. Kaya ako mamatay ng guardian angel ko eh. Ang trabaho ang magiging pangulo sa ating bansa. Mabigat na mabigat. Pero kung tusin mo, ang senador halos kapantay lang o sobra pa ang trabaho. Kung ginagawa niya ang dapat ang trabaho, nang sa trabaho ng presidente. Kasi kung minsan nilalabanan niya, ang lahat ng senador laban sa kanya. Hindi ka mukha ng presidente na lahat sa paligid niya, nag-aaliguya sa kanya. Mayor Duterte, ano po ang masasabi ninyo sa mga senador? You have 60 seconds. Or debate with Ma'am Miriam. She's telling you the truth, and truth is very important. I do not see Senator Santiago passing away within the next 20 years. Senadora, you have a chance to answer.
may counter-rebuttal po kayo kay Mayor Duterte. Thank you. 30 seconds po. My only purpose is to serve out the rest of my life. I'm already 17 years old, plus 6-year term as a president. I would have served my country until 76. I do not want to spend the next 6 years lying in bed. I'm sorry for myself. In fact, I did not lie in bed. I did not feel sorry for myself. I felt sorry for my country. Because graft and corruption is endemic, and everybody speaks out, but nobody has done it very much. Except Mayor Rudy Duterte. Si Miriam ay hindi pinalad at si Mayor Rodrigo Duterte ay nanalo bilang 16th na Pangulo ng Pilipinas. 4 na buwan matapos ang eleksyon, si Miriam ay pumanaw dahil sa kanser sa baga. Siya ay 71 taong gulang. Kasama ni Miriam sa kanyang huling hantungan ay ang kanyang bunsong anak na si Alexander Robert na naunang pumanaw noong Nobyembre 2003 sa edad na 22. Sa mga susunod na yugto, ipagpapatuloy natin ang pagbisita sa Cementerio del Norte sa Maynila at libingan ng mga bayani sa Taguig. Abangan din sa channel na ito at magpo-post din kami ng iba pang mga videos sa pagdalaw natin sa Manila Memorial Park at Loyola Memorial Park sa Parañaque. Salamat sa panonood. Maaari lamang na mag-subscribe kung gusto niyo ang channel na ito. Magkita-kita tayo sa ating susunod pang mga pagbisita sa mga namayapang sikat at iba pang personalidad.